52 years of Catholic broadcasting. Ito ang Veritas 846 Kapanali ngayong Easter season. Gifted to give 500 years of Christianity in the Philippines. Veritas 846 ang radyo ng simbahan. Member Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kapanalig ang Philippine Standard Time, ganap na po alauna ng hapon ngayong araw ng Biyernes, ikalabing apat sa buwan ng Mayo taong 2021. Time check was brought to you by Medicard Philippines, a healthcare provider prescribed by doctors. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng PCSO. Narito ang Veritas News Alert Nationwide. Hindi kaya ni CBCP President Davao Archbishop Romulo Valdez ang mananampalataya na subaybayan ang pagdiriwang ng misa na magmumula sa iba't ibang diocese sa buong bansa. Ang Sibenan Program o misa ay gaganapin tuwing Merkules at Huwebes na mapakikinggan sa himpilan tuwing alas 12 ng tanghali. Ito ay bahagi pa rin ng patuloy na pagdiriwang ng Pilipinas na 500 taon ng Kristyanismo sa bansa. Ang programa ay sa pag-ipagtulungan ng Radio Veritas, Social Communications Ministry at Catholic Media Network Stations. Inilunsad ang programa noong May 13 kasabay ng kapistahan ng Mahal na Birhen ng Fatima na pinangunahan ni Manila Apostolic Administrator Bishop Broderick Pabilio. Magbabalik ang mga balita mamayang alas 2 sa kanyang kapanalig Marian Navales Pulgo. Sumayin niyo ang katotohanan. Abangang muli ang Veritas News Alert Nationwide. Caritas in Action. Sinabi ni Bishop Pabilio na hindi dapat mawalan ng pag-asa at pananampalataya. Ang ating pagtulong sa mga naapektuhan ng mga kalamidad ay pagpapakita ng habag ng Diyos. Caritas in Action. Gawin mo ng mabuti ang iyong dapat gawin para sa ikabubuti ng lahat. Caritas in Action. Napakahalaga ng ginagampanan ng Caritas Manila sapagkat natugon nga sa matinding kahirapan, karahasan, pag-init ng mundo, no? At kawalan sa ating lipunan. Talaga, pag-ibig yan eh. Pag-ibig na hindi salita lang. Pag-ibig na nakikitang makapangyarihan sa gawa. At walang iba kundi ang Caritas, no? Ito yung Charity in Action. Hatid sa inyo ng Caritas Manila at Veritas 846. Caritas in Action, mula Lunes hanggang Biyernes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Makinig! St. Joseph, mula December 8, 2020 to December 8, 2021. Sa nagdaang 150 taon, halos bawat Santo Papa ng Iglesia Katolika ay naglaan ng karagdagang debosyon kay San Jose sa simbahan. Si San Jose ay modelo ng mapagpakumbabang ama, karpintero at manggagawa bilang isang saksi sa modernong mundo. Isa sa mga dahilan dito ang pagdedeklara ng Santo Papa Francisco ang taon ni San Jose mula December 8, 2020 hanggang December 8, 2021. Year of St. Joseph, mula December 8, 2020 to December 8, 2021. Our Lady of Veritas ay sumisimbolo sa paggabay ng Mahal na Birhen sa sangkatauhan. Sumisimbolo rin ang kamay sa paghahandog ng Birhen sa kanyang anak na si Jesucristo para sa sanlibutan. Ang paalaman ng imahen ay nagpapakita ng paglalakbay ng mga mananampalataya patungo sa Diyos Ama. Kapanalig, tuwing 15 ng Mayo, ipinagdiriwang ang kapistahan ng Our Lady of Veritas. Ating ipagbunyi at bigyang parangal ang Birhen ng Katotohanan, kasabay ng pananalangin na mga ibabaw nawa ang katotohanan sa buong mundo. Remember.
for us. Kapanalig, upang makaboto, magparehistro para sa Halalan 2022. Kinakailangan na kayo ay isang mamamayan ng Pilipinas at hindi bababa sa 18 taong gulang sa mismong araw ng nakatakdang halalan na nalagi sa Pilipinas ng higit sa isang taon at residente ng lugar kung saan balak mong bumoto ng hindi bababa sa 6 na buwan. Ngayong may pandemya, pinapayo sa ating mga kapanalig ang palagiang pag-iingat at gamitin ang online appointment schedule ng Commission on Elections sa pagpaparehistro upang maiwasan ang pakikisalamuha sa maraming tao. Magtungo sa official website ng COMELEC para sa inyong online registration, ang irehistro.comelec.gov.ph at ang comelec.gov.ph. Kalakip ang inyong application forms. Simula February 20 hanggang September 30 lamang maaaring magparehistro. Para sa karagdagang impormasyon at mga katanungan, makipag-ugnayan sa pinakamalapit na tanggapan ng COMELEC sa inyong lugar. Tandaan, magparehistro at bumoto. Isang paalala ng inyong kapanalig na himpilan, Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Caritas in action. Action. Okay, pagbalang araw na Biyernes, mga kapanalig, sa buong natin sa kalusatuhan dito sa programang Caritas in Action. Ako pa rin, ang damay kapanalig, Roel Garcia, at makakasama natin ngayong araw, syempre, si Dr. Hilda Ong para sa ating video sa Caritas in Action. Magandang hapon sa ito, Dr. Hilda. Hello. Oh, magandang hapon po. Naririnig ba din niyo ako? Yes, naririnig ka namin, Doktora. Magandang hapon sa iyo. Magandang hapon po sa lahat po ng kapanalig. Friday edition na naman dito po sa Caritas in Action. Opo, opo. So ito na yung ating ikalawang episode para sa buwan ng Mayo. Pero bago tayo magtuloy-tuloy, Doktora Hilda, bigyang daanan natin ang ating pampampungad na panalangin sa pamamagitan ng ating kapanalig, Kapanalig Cynthia Peña Flor. Magandang hapon sa iyo, Kapanalig Cynthia. Cynthia? Magandang hapon po. Magandang hapon po. Ayan, dasal na po tayo, Kapanalig Cynthia. Ano po? Opo, opo. Okay po. Go ahead. Na po. Pasasalamat. Lord, maraming salamat po sa ginawa ninyo sa buhay ko. Sa kabila ng mga pagdurusa na dinanas ko, alam niyo po lahat yon. Walang ilihin sa inyo. After all, you glorified me in everything. Kaya ibig ko pong ipabatid sa lahat ng tao na lagi natin kasama ang Diyos sa araw-araw nating pamumuhay sa lahat ng oras. Because our body is the temple of God. Dalangin ko po, Lord, na alisin na po ninyo ang pandemya, COVID-19, sa buong mundo. Gumaling na ang mga may sakit. Magbalik na po ang new normal na pamumuhay. Huwag po tayong mawala ng tiwala sa Diyos. Dinidinig niya ang mga panalangin natin. Lahat binibigay niya sa tamang panahon. Binibigyan niya tayo ng katarungan sa lahat ng umaapi sa atin. Mahal niya ang mga balo at humila at mahihirap. Maraming salamat po, Panginoong Diyos, sa lahat-lahat. Walang hanggang pasasalamat po. Amen. Natupad rin ang inasam ko na ma-share sa buong mundo ang pagpapalang tinanggap po sa Panginoong Diyos sa pamamagitan ng Radio Veritas 846. Maraming salamat po. Caritas in Action. Amen. Maraming salamat sa iyo, Kapanalig Cynthia Peña Flor, sa itong pambungad na panalangin at sa lahat ng ating kapanalig na kasama po nating nagdarasal
Salamat po sa inyo. Tunay nga tayo may pinagpala sa kabila ng mga pagsubok na ating pinagdaraanan. Sabi nga po, thanks God, it's Friday. Dr. Hilda, ikaw ba? Masaya-masaya ka ba ngayong araw, Dr. Hilda? Ay, buong linggo, masaya. Kasi mula pa nung linggo hanggang ngayon eh, lagi ako pinapadala ng birthday cake. Buong linggo, birthday ko pa rin eh. Oo nga, week-long celebration ang iyong birthday. Inabot na ng birthday ni Dang Kandame. Birthday niya ngayon, Dr. Hilda. Yes, at ngayon araw, birthday ni Dang. At kinantahan ko si Dang na happy birthday. Wow, talaga naman. Hindi ko lang alam, ha? Atin-atin na lang. Baka naman hindi nagkakalayo ni kayo ni Dang ng edad. Ganon? Hindi ko alam. Anyway, mga kapanalig, napag-uusapan natin ang birthday. Bumati na po tayo sa mga nagdiriwang pa ng kanilang karawan. Narito na ang tangpuling kapanalig. Makinig. Good afternoon mga kapanalig at narito na po ang lista ng may mga karawan sa araw na ito. Happy birthday, Kapanalig Elenita Elbercida, Erlinda A. Del Rosario, Erlinda P. Abirin. Happy birthday, Estefania Digitantoco, Eugenia S. Verso, Josefa Miller. Happy birthday, Kapanalig Fega Maya, Philip Emmanuel Q. Pascual, Filipinas M. Lim, Linda Calderon, Lolit Santos, Loris Lauren, A. Mediran. Happy birthday, Maria Angeli Pinpin, Clara Sofia V. Ignacio, Maria Christian A. Soriano, Maria Luisa Cristobal, Maria Paz Palenzuela. Happy birthday, Margarita C. Ramos, Rosario Santiago, Rudico, Salve P. Baliori. Happy birthday, Sherwin R. Abul, Susan T. Lundag, Susana M. Gorospe, Teresita Garcia, Teresita T. Postorioso, at kay kapanalig, Teresita V. Baluyon. Happy, happy birthday po sa inyong lahat mga kapanalig at ang magbibigay po ng birthday blessings sa pamuna po yan ni Archbishop Socrates Villegas ng Archdiocese of Lingayen, Dagupan. We sing happy birthday to you and may all your dreams come true. Happy, happy birthday! Maligayang karawan sa iyo, kapanalig. Tanggapin mo ang pagbabasbas sa dumadaloy mula sa Panginoon. Ibumang iyong ulo na way mapanariwa ang iyong sigla at saya na handog ng Diyos sa iyo sa pagdiriwang ng iyong buhay. Magkaroon ka ng malusog na pangatawan at malayo sa anumang kapahamakan. Patuloy din nawang yumabong ang iyong pagmamahal at pananampalataya sa Panginoon na patuloy kang pinagkakalooban ng buhay. Ako si Archbishop Soc Villegas, mula sa Archdiocese ng Lingayen, Dagupan. Dayo kapanalig, happy birthday! We sing happy birthday to you and may all your dreams come true. Happy, happy birthday! Happy birthday! Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng JRS Express. Para sa ating Tambuli Kapanalig Update, Kapanalig, maaari kang magbigay ng komento sa mga programa Kapanalig Anchors at Signal ng Veritas 846 sa inyong mga tahanan. Bahagi ng iyong pagiging kapanalig ang tungkuling makiisa na papaganda at mapalakas ang ating mga programa, kaya ugaliing makinig at ibahagi ang inyong mga komento at suwestiyon. Mag-text lamang po sa 0918-VERITAS or 0918-837-4827 at agad naming itong tutugunan. At para sa ating Biyayang Kapanalig, para sa ating kapanalig, winner mag-uwin ng kapanalig items from Las Piñas City. Congratulations sa kapanalig Alicia Helar. At para naman sa ating birthday celebrator na mag-uwin ng Mission Cross from Bocaue, Bulacan. Congratulations sa kapanalig Clara Sofia Voluntan Ignacio. Congratulations, kapanalig! Congratulations and celebrations! Congratulations po sa inyong lahat mga kapanalig, and prizes will be delivered through JRS after one month. Para sa Tambuli Kapanalig Update, ako po ang inyong kapanalig Koy Lopez, ang kumpare nyo sa balat ng radio. Pare Koy, at your service. Yan ang sasabing, every gising is a blessing. Sumayin nyo po ang katotohanan. Abangan muli ang Tambuli Kapanalig. Sumayin nyo ang katotohanan. Oh,
Bahaging ito ay inihatid sa inyo ng JRS Express. Caritas in action. Alright, Dr. Hilda, bago tayo magtuloy-tuloy, ha, bigyan daan ko muna itong ating kapanalig at komunidad sa pamamagitan ni Rhonda Veritas Rose de Chavez Covenal. Pagkalat sa social media sa komunidad ng Hong Kong sa umano'y masamang epekto ng COVID-19 vaccine, ikinaalama ng mga domestic helpers sa nasabing lugar. Go ahead, Rhonda Veritas. Rhonda Veritas Report. Tapos sa pag-utos ng pamahalaan ng Hong Kong ang second wave mandatory swab test sa 370,000 foreign domestic helper dito sa Hong Kong ay naglabasa naman ngayon sa social media o FB ang masasamang epekto ng COVID-19 vaccine. Sa katunayan mga kapanalig, may isang Pilipina nasa critical ang kondisyon sa ngayon. 31 years old, siya ay nagpa-vaccine second dose BioNTech noong nakaraang araw. Sa kasalukuyan, siya ay nasa Margaret Hospital dito sa Hong Kong. Mga kapanalig, nakakalungkot ang sinapit ng isang Pilipina dahil siya ay pumanaw noong Mayo 10. Madami ang nagsasabi dahil sa bakuna, ang ating kababayan na pumanaw ay 18 days matapos mabakunahan ng second dose, saka nanigas ang buong katawan hanggang siya nga ay binawian ng buhay. Hanggang ngayon, hinihintay pa ang resulta ng kanyang autopsiya para malaman ng lahat kung dahil nga ba sa bakuna ang kanyang pagkamatay. Sa kabila ng mga naglalabas ang balita sa social media na epekto ng vaccine, naalarma ang ilang employer kung kaya ang ilan sa mga may schedule na ay kinansila muna. Patuloy pa rin ang mga migrante sa paghimok sa mga foreign domestic helper na sa darating na linggo ay magsuot ng pulang damit. Ito ay simbolo ng di pagsang-ayon sa paulit-ulit na mandatory testing at pati na rin sa napipintong mandatory vaccine. Mula dito sa Hong Kong, para sa Veritas 846, ang Radyo ng Simbahan, ako ang inyong kapanalig, Rose de Chavez Juvenal. Sumainyo ang katotohanan. Rhonda Veritas Report. Kaping swak sa iyong panlasa? Mixed Herbal Coffee. Ito ay may 10 sangkap na may maraming benepisyo sa ating kalusugan. Maganda para sa mga problema sa respiratory at prostate problem. Kaya naman, sadyang ang kaping ito ay hindi lang siksik sa sustansya, kundi tiyak din sa swak ng inyong panlasa. Mixed Herbal Coffee. Ang kaping para sa lahat. Good news! Dahil ang freebies ng Mix 10 Capsule ay tuloy pa rin! Yeah. Kaya bilisan nyo na ang pagbili! Yeah. Dahil nagkakaubusan na! Sa bawat bili ng Mix 10 Coffee Box, may libreng 10 Mix 10 Capsule. Available at nabisistore.com, thebigc.or, supermarket, malls, Doc Alternativo Centers at sa inyong mga suking butika. Ang Doc Alternativo, The Big C Center sa Pasay City, CYA Land Building, Cornell Street at sa Pasay City. Oras mga kapanalig, 18 minuto makalipas ang alauna ng hapon. Time check hatid sa atin ng Doc Alternativo. Para sa natural na lunas, mag-Doc Alternativo na. Doc Alternativo, PYP Mansion, Ignacio Street, Cubao, Quezon City. March 1521, umusbong ang pananampalatayang Kristyanismo sa Pilipinas. October 1934, nalikha ang Philippine Charities Group States Office. Mula noon, hanggang sa kasalukuyan, isinabuhay ng ahensya ang makakristyanong kaugalian ng paglilingkod at pagmamalasakit. Ang PCSO ay kaisa sa pagdiriwang ng 500 taon ng ating pananampalataya. Kaisa sa tagumpay. Jakarta, we won the first gold medal. Weightlifting, Idelandia. Kasining sa preserbasyon ng malikhaing kaisipan. Karamay sa kapighatian, kaibigan at sandalan ng mga nangangailangan, katuwang sa pagpapabuti ng kalusugan. President Duterte has also signed the Universal Healthcare Act that gives health coverage for all Filipinos. Ang ahensyang nagmamalasakit mula noon, ngayon, bukas at magpakailanman. PCSO sa Good Samaritan. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Sa maliit na halaga, hatid ay pag-asa. Sa aking hawahan, kinabukasan, lahat
Okay, isang mapagpalang hapon muli mga kapanalig, at dahil ng araw ng Biyernes, tayo po yung muli nagbabalik sa bahagi ng Philippine Charity Sweepstakes Office sa ating programa, at simulan na natin ang PCSO sa Caritas in Action. Salamat Diyos, at nagdadati na nga ang supply ng iba't ibang bakuna sa ating bansa. Kaya naman tuloy-tuloy na ang pagbabakuna sa mga priority sector ng Pilipinas. Batay nga sa datos ng Department of Health, ay nasa 2.54 million ang kabuuang vaccine doses na naitulok na sa ating mga kababayan. 2.02 million ang first dose at 517,130 naman ang naka-second dose na. At ang bilang na nabanggit ni Parker Ruel ay katumbas ng 1.86% ang populasyon ng bansa. Kaya kailangan talagang bilisan natin ang pagpabakuna sa ating mga kababayan. Sa kabuuan kasi, nasa 7.77 million bakuna na ang hawak ng pamahalaan at ay pamahagi na sa 3,688 vaccination site sa buong bansa. Bagong target ng pamahalaan na mabakunahan ang 25 million Pilipinos ngayong taong 2021, ang mga empleyado ng PCSO ay naghahanda na rin para sa pagpapakuna, lalo pa kabilang ang marami sa kanila sa frontline services na humaharap sa ating mga kababayan. At sana pati nga ang mga nasa mass media ay mabigyan na rin, Doktora, ng bakuna. Kaya mabuti pa, simulan na natin ang mahalagang segment ng ating PCSO sa Caritas in Action. At unahin na natin ang talakayang PCSO. March 15, 2021. Umusbong ang pananampalatayang Kristiyanismo sa Pilipinas. October 1934, nalikha ang Philippine Charity Sweepstakes Office. Mula noon hanggang sa kasalukuyan, isinabuhay ng ahensya ang makakristyanong kaugalian ng paglilingkod at pagmamalasakit. Ang PCSO ay kaisa sa pagdiriwang ng 500 taon ng ating pananampalataya. Mga kapanalig, bago natin naging pangulo ng bansa si Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ay naging mayor muna siya ng Davao City sa loob ng 24 na taon. Kaya naman, kabisado niya ang mga pangunahing problema ng mga mahihirap, at isa na dito kapag may nagkakasakit sa miyembro ng pamilya. Bago nga ang administrasyon Duterte, kailangan muna magtungo sa mga tanggapan ng Philippine Health Insurance Corporation na nasa Pasig City. Ito yung Philippine Charity Sweepstakes Office na nasa Shaw Boulevard naman sa Mandaluyong City, at sa Department of Health sa Tayuman, Santa Cruz, Maynila. Magiging sa Department of Social Welfare and Development sa Batasan Hills, Quezon City, para makahingi ng tulong at magdala ng napakaraming dokumento. Kapag sinuwerte ka, isang linggo ay tapos na ang lahat. Ngunit nakadepende lahat ito sa sipag at diskarte ng mga naglalakad ng papeles. Kaya bilang bahagi ng tapang at malasakit agenda ng Duterte administration, ipinag-utos ng Pangulo ang pagkakaroon ng convergence initiative sa mga ahensya ng pamahalaan na may kinalaman sa medical and financial assistance at para makakabawas sa bigat ng dalahin ng ating mga kababayan, ninais ng Pangulo na sa mga ospital ito ilagay kung saan naroroon ang kanilang may karamdaman na kabag-anak para hindi na intindihin pa ang pamasahe at sino ang magbabantay sa may sakit. Dito nagsimula ang konsepto ng Malasakit Center, isang one-stop shop na pagbibigay tulong ng PhilHealth, PCSO, DOH at ang DSWD. At para siguruduhin na magtuloy-tuloy ito, isinabatas ni Senator Bongo ang Republic Act No. 11463 o ang Malasakit Center Act na nag-utos sa DOH na maglagay ng mga sentro sa lahat ng pinangangasiwaan nitong ospital at maging sa Philippine General Hospital.
Simple lamang nga, Doktora, ano ang konsepto ng Malasakit Center, pinagsama-sama sa iisang lugar at bubong ang mga ahensya magkakaloob ng tulong mula sa kani-kanilang programa, katulad na lamang ng PCSO na mayroong Medical Access Program. Ngayong hapong ito sa talakayang PCSO ay aalamin natin ang proseso sa availment ng tulong mula sa PCSO at sa Malasakit Center. Kaya naman, mapalad tayo, Doktora, at mga kapanalig na makasamang muli si Ms. Carrie Santos, ang Officer in Charge Division Chief ng Individual Charity Assistance Division ng Charity Assistance Department ng PCSO. Magandang araw muli sa iyo, Ma'am Carrie. Ako pa rin si Dr. Hilda Ong at kasama natin si Sir Roel Garcia at tuloy kayo sa PCSO sa Caritas in Action. Magandang araw po sa inyong lahat at sa mga tagapakinig po ng talakayang PCSO ngayon sa PCSO sa Good Samaritan sa Radio Veritas po. Magandang hapon, Dr. Ong. Magandang hapon, Sir Roel. Magandang hapon po. Sa tara. Yes po. At syempre marami po nanonood sa ating ngayon at nakikinig. Syempre maganda ang topic natin ngayon ay tungkol po sa paano po sila makakapag-avail. At ito nga po ang pinag-usapan natin ay Malasakit Center. Para sa kalaman ng publiko, alinsunod sa Republic Act No. 11463 at sa inilabas na kaugnay sa IRR o ang Implementing Rules and Regulations, ano ang papel o responsibilidad ng PCSO pagdating sa Malasakit Center? Bali po ang PCSO ay isa sa apat na ahensyang kasali po sa Malasakit Center. Kami po ay may mandato na kasama kami dun sa mismong centers na nasa hospital na dapat magkaroon po ng PCSO doon. So naka-devolve po dapat yung PCSO personnel sa mga mismong Malasakit Center kasama po ng DOH, PhilHealth at DSW. Yes po, Partner Roel. So kung ganun, sa kasalukuyan po, ano, Ms. Carrie, ilang porsyento o ilang hospital na compliant ng PCSO sa itinatadhana ng batas? Meron bang deadline o target time frame ang PCSO para maging 100% compliant ito sa ating batas? Actually, Sir Roel, sa ngayon po may launch ng 105 na Malasakit Center all over the Philippines. Pero kamakailan lang po kami nag-hire ng mga MC personnel para po ilagay sila sa mga hospital. Sa kasulat po yun po, meron po kaming 58 na MC personnel na hinire po ng PCSO. Out of which, meron po kaming 31 na nakadeploy at meron pa pong 6 na i-deploy this month. So, gradually po yung pag-engage namin doon kasi last year, although hindi pa pan kami naka-devolve doon, tumutulong pa rin po kami. Ang ginagawa po naming mode noon is ang hospital po ang nagpapadala sa amin ng mga dokumento ng mga kliyente. So hindi na po nila kailangan pumunta pa sa PCSO. May ganun po muna kaming arrangement noon. For this year po, yun po ang aming mandato na unahin po ito, maglalagay kami ng tao, and then magkakaroon po kami ng system na ilalagay doon. Sabi sabi ni Ma'am Carrie, itong Malasakit Center, ito po ay para lamang po sa hospital confinement lamang po ba? Ang sakop po ng PCSO na sa loob po ng Malasakit Center. At what if kung meron pong ano, kung as outpatient sila at kailangan po nila ng mga chemotherapy drugs o ilang ibang bagay, pwede din po ba sila pumunta sa Malasakit Center o kailangan talaga dumaan sila sa ating online? Po ang Malasakit Center, lahat po ng charity patient and dun po sa mga financially incapacitated patient. So ang ginagamit po naming programa is yung medical access program pa rin po. Or kaya po kung meron kaming endowment fund, pwede po din yung gamitin. So hindi lang po confinement ang kinocover ng mga pwedeng lumapit sa Malasakit. Pwede rin po yung confinement, chemo, dialysis, mga post-transplant, hemophilia medicine, katulad po nung nahihingi natin sa MAP. Parehas lang din po siya. Ah, so kaparehas lang. So opo. Mga nakikinig sa atin ngayon at nanonood po, so kapag po meron na Malasakit Center na malapit sa kanilang area,
So pwede sila lumapit na sa Malasakit Center kasi nandun na lahat eh, one-stop shop, di ba? Opo, opo. Lalo na po kung sila ay pasyente na inaatenan ng hospital po na particular na yun. Opo. Ito ang tapos ang Malasakit Center. So far sa ngayon, ito po ay lahat ay nasa public hospital pa. Wala to sa mga pribadong hospital. Yes po. Sa mga DOH retained hospital, LGU, and other public hospital, Doctor. Yes po. Partner, well. Miss Carey, pag po ba naging full implementation na yung Universal Healthcare Law ay mananatili pa rin ang PCSO sa mga Malasakit Center? Yes po, kasi po mandated din po tayo ng batas na tumulong tayo doon. Kaya po siya nilagay doon para i-institutionalize po yung ano, yung paglalagay ng mga agencies sa mismong hospital na para hindi na po para accessible siya sa mga kliyenteng lumalapit. Okay. Mhm, Doctor ha? Yes po. At pagdating naman sa Malasakit Center, devolved na ba sa PCSO branch offices ang monitoring and dealing sa mga partner hospital na may mga sentro sa kanilang jurisdiction? Yes po, Doktora. Under po ng implementing guidelines for hospitals with Malasakit Center ng Medical Access Program, directly under supervision po ng branch office sa branches at ang NCR naman dito po sa Charity Assistance Department po ang supervision. Okay. So sa kanila na po yun para at least direkta po nilang makikita yung kanilang pakikipag-ugnayan sa mga ospital, mas malapit po, mas mapapalapit natin sa kanila. Opo. So kung mula 2019, Ms. Carey, gaano nakalaki ang pondong nailaan ng PCSO para sa Malasakit Center lamang? Meron pa akong figures ngayon for 2020. Meron po tayong 25 hospitals noon na meron tayong partnership. Yun po yung kanina kong diniscuss na yung wala pa kaming personnel, pero kami ay tumutulong purely for Malasakit. So meron po kaming natulungan na 11,749 patients for 2020 alone for 25 hospitals amounting to 141,106,835.86 po. So para po yan sa 25 na mga Malasakit Center natin all over the Philippines po. So ibig sabihin ngayon na hindi pa lahat ng mga public hospital na may Malasakit Center ay may PCSO personnel, paano makaka-appeal ng assistant ang isang beneficiaryo mula sa PCSO? Kapag wala pa po tayong MC personnel doon. Ang isa pong mode na paghingi ng tulong is through the social services. Meron po kaming PCSO desk. So ang MSS nila po ang mag-i-endorse sa amin ng mga dokumento. Meron pong ganung mode para po hindi naaalis yung mga pasyente. Sa mga branch offices, ganun na rin po yung ginagawa ngayon. Kasi syempre pandemya tayo, iniwasan natin mag-face-to-face muna. So, through email po, ini-endorse ng mga social workers ng hospital sa PCSO. Meron din po kami dito sa NCR, yung NCR map at pcso.gov.ph. Or, inaantay lang po namin na mag-full, makaresume na ulit kami ng NCR online na application po natin. Ayun po yung mga pamamaraan natin ngayon habang wala pa po fully yung mga MC personnel. Ms. Carey, di ba ang ano dito sa isang sa loob ng isang araw, meron kayong certain pondo na pinakakasya ninyo ng lahat ng social welfare officer. So, hiwalay po ba ang pondo ng PCSO para sa Medical Access Program at sa Malasakit Center? Hi, yes po, Doktora. Isa po ito na po yung pinanggagalingan niyan, yung charity fund ng PCSO. Pero po ang Medical Access Program natin na regular, may separate po siyang pondo at meron din pong separate pondo yung Malasakit Center. So, kumbaga po, din po sa ngayon sa movement ng mga tao. May mga hospital na hindi po kaagarang ina-accept muna yung personnel kasi mataas yung cases ng COVID. Yun po yung ating ngayong mga challenges. Pero as to the ano po compliance ng batas, willing naman po ang bawat isa kasi nagkakaroon muna po kami ng dialogue sa mga hospital before po ng deployment namin. May orientation muna po kaming nagaganap. Hmm. Okay. So at least ano, maganda na na-address po itong mga problema din na ito at going 100% din itong implementation nito ating mga ginagawa. Di ba, Doktora?
Yes. So, sa bahagi nito, Mang Kari, hinga kita ng mensahe para sa ating mga tagapanood at tagapakinig. At ayayahan nyo ang mga kapanalig na mga kalaro natin na patuloy na sumusuporta at suportahan ang Laro May Puso ng PCPSO. Pagkakataong pong ito, nagpapasalamat po ako sa mga tumatangkilik at tumataya ng ating mga produkto sa PCSO. Ang inyo pong taya, paglaki po ng aming sales, paglaki din po ng aming pagbigay ng assistance sa inyo. Makakaasa po kayo na ang mga pagbawat pagtaya ninyo ay napupunta rin po, may portion kayong na itutulong sa charity. So maraming maraming salamat po at ngayon po ay GCQ na tayo. So yung mga sa MTR, pagka nag-resume na po ang lotto ticket sales, sana po tangkilikin nyo po, makakatulong po kayo ng malaki sa aming opisina. Maraming salamat po. Alright, maraming salamat din po sa pagkakataon at karagdagang impormasyon na inyong kinagkalob sa amin, Miss Carrie. Ayaw po sa doktora. Yes. Oh, okay, so natin si Ms. Carrie Santos, Officer in Charge Division, Chief ng Individual Charity Assistant Division ng Charity Assistant Department. Tama po. At atin ding pinasasalamatan, doktora, mga sumusunod, sina Ms. Juliet Aseo, Assistant General Manager for Charity Sector, si Attorney Marisa Medrano, Department Manager ng Charity Assistance Department, Ms. Agnes Ibera, Department Manager ng Corporate Planning Department, at si Ms. Anna May Casten, ang Officer in Charge, Division Chief ng Advertising Division. Hindi nga po may kakaila, mga kapanalig, na malaking tulong ang Malasakit Center sa mga kababayan nating mahihirap. Ayon nga kay Senator Bonggo na sa higit 300,000 na ang natutulungan ng sentro sa iba't ibang ospital sa buong bansa. Mula sa talakayan, susunod na ang mga naging pagkilos ng PCSO kaugnay sa kanilang mga programa. Alamin natin sa PCSO News Bulletin. March 1521, umusbong ang pananampalatayang Kristyanismo sa Pilipinas. October 1934, nalikha ang Philippine Charity Sweepstakes Office. Mula noon hanggang sa kasalukuyan, isinabuhay ng ahensya ang makakristyanong kaugalian ng paglilingkod at pagmamalasakit. Ang PCSO ay kaisa sa pagdiriwang ng 500 taon ng ating pananampalataya. Narito ang mga balita may kinalaman sa PCSO. GM Garma, pinangarangalan ni dati PNP Chief Debon Sinas. May flagging contest ang PCSO. PCSO na ibahagi sa pagbubukas ng Malasakit Center sa Mountain Province. At PCSO nakapagkabot ng tulong sa higit 600 pamilyang nasunugan. Narito ang detalye ng mga balita. Mga bago naganap ang formal na paglilipat ng kapangyarihan bilang Chief of Philippine National Police sa bagong kahaliling si General Guillermo Lorenzo Eleazar, ay binigyang pakilala muna ni General Debon Sinas, si PCSO Vice Chairperson at General Manager Rowena Marzan Garma para sa mga naging tulong at suporta nito sa PNP nitong May 6, 2021 sa Camp Brigadier General Rafael Grame sa Quezon City. Kasabay nito, ipinakaloob ni GM Garma ang donasyon personal protective equipment para sa PNP Health Service at sa PNP Malasakit Center na humaharap at nag-aasikaso sa mga pulis at kanilang kaanak na tinatamaan ng COVID-19. Nauna rito, nagbigay din ang PCSO ng PPE para sa naman sa Calabarzon Regional Health Service na tinanggap ni Police Major Jimmy Alan Bernardo. Namahagi din ng food package ang mga tauhan ng Office of the General Manager sa Camp General Paciano Rizal sa Santa Cruz, Laguna
at sa Camp Miguel Malbar sa Batangas City, Batangas, nito May 11, 2021, na umabot sa 934 packs. Bago maitalaga ni Pangulo Duterte bilang General Manager ng PCSO, si GM Garma ay nagsilbi muna sa PNP sa loob ng 24 years at kabilang sa kanya naging assigned areas ang Davao City at ang Cebu City. Inaanyayahan ng PCSO ang lahat ng mga vloggers na sumali sa My Best Lotto Outlet Vlog Ever, kung saan dapat highlighted o sentong dahilan kung bakit ito ang paborito mong Lotto Outlet. Ang first prize ay tatanggap ng 25,000 pesos, second prize at 20,000 pesos, third prize na 15,000 pesos, at anim na honorable mention prize na 8,000 pesos bawat isa. Meron ding pipiliin na PCSO Kalaros Choice Award na tatanggap naman ng 25,000 pesos. Ang mga mapipicture ng mga lotto outlets sa winning vlogs ay magkakaroon din ng 12,000 pesos, 8,000 pesos, 5,000 pesos at 8,000 pesos sa mga honorable mention. Pagbabasehan ng mapipiling winning vlog ang relevance of content, 35%, originality and creativity, 25%, technical quality, 25%, at performance, 15%. Maaaring magsumite ng mga vlog entries hanggang May 31, 2021. Nakatakda namang malaman ang mga magsisipagwagi sa July 31, 2021. Para sa iba pang detalye, bisitahin naman ang Facebook page na PCSO Games Hub o ang website na www.pcso.gov.ph kung saan mag-download ang official entry form at ang kompletong mechanics. Para higit na maintindihan ang vlogging contest na ito, narito po at panoorin natin Kapanali. What's up guys? Vlogging is the name of the game. Kaya naman, PCSO invites you to join My Best Love Vlog Making Contest. You heard it right. Ang content, ibida ang paborito niyong lotto outlet sa anumang panig ng bansa. Maayos na serbisyo ng mga lotto tellers? O kaya naman, yung masunurin sa mga health and safety protocols? Makabet nyo rin ang lotto outlet na most neat and clean. Kahit ano pang dahilan, pwedeng-pwede yan. Ipamalas ang talento nyo sa paggawa ng video dahil pakaya na ang maging best lotto outlet vlog ever! Ang dali lang po sumali. Download and fill up the entry form at laki pa ng minimum 100 pesos worth of lotto tickets na binili within 3 days prior to submission ng inyong mga vlog entries. Ipadala ang contest entry form, picture ng lotto ticket at ang inyong vlog entry sa marketing@pcso.gov.ph. Simula April 15 hanggang May 31, 2021. Tandaan, maximum 3 minutes lang po ang vlog entry. Ang top 10 vlog entries na mapipili ay siyang ipopost sa PCSO Games Hub Facebook page, at ang makapagtatala ng may pinakamaraming Facebook reactions ang siyang magkakamit ng PCSO Kalaros Choice Award. Up to 25,000 pesos worth of cash prizes ang pwedeng mapanalunan ng ating maswerteng Lotto Vlogger. Sa featured Lotto outlets ng winning vlogs, up to 12,000 pesos instant cash prize naman ang naghihintay sa inyo. Be lit! Join na sa My Best Love Vlog Making Contest. Para sa karagdagang detalye ng contest, bisitahin ang PCSO Games Hub FB page o di kaya ang PCSO website. Alright, Dr. Hilda. Yes, at ang isa pang balita, magandang balita, kinatawan ni PCSO Mountain Province Officer in Charge Branch Manager Evelio Andy Timario, si Vice Chairperson at General Manager Rowena Marzang Garma sa virtual launching ng Malasakit Center sa Luis Aura Regional Memorial Hospital sa Barangay Abantan, Bauco, Mountain Province nito May 7, 2021. Pinangunahan ni Senator Bongo, Presidential Advisor for Visayas Secretary Michael Dino, Health Undersecretary Roger Tong An, DOH Regional Director for Cordillera Administrative Region Dr. Ruby Constantino, at Director Angeline Del Mundo, DOH Malasakit Program Office, ang virtual launching. Physical naman na nasa ospital sa Mountain Province sina Governor Bonifacio Lacuazan Jr., Congressman Maximo Dalog Jr.,
Pauko Mayor Abraham Aquilin, PCOO Assistant Secretary Marie Rafael, Social Welfare Assistant Secretary Victor Neri, Hospital Chief Dr. Eduardo Calpito, at mga kinatawan ng PhilHealth, DSWD, CAR, at PCSO. Natutuwa naman si Senator Go na mula sa Cebu ay marami nga nabuksan Malasakit Center sa buong bansa at pinakinabangan ng higit kumulang 300,000 beneficiaries. Pinasalamatan naman ni na Governor Laguatan, Congressman Dalung at Yusek Tong An, sina Pangulong Rodrigo Roa Duterte at Senator Go sa pagpapadala ng Malasakit Center sa Mountain Province at para sa iba pang mahalagang programa para sa lalawigan. Ang Malasakit Center ay isang one-stop shop na pagtulong para sa pangangailangan medical ng isang pasyente buhat sa mga programa ng PhilHealth, DSWD at ng PCSO. Sa pagpapatuloy naman ng corporate social responsibility nito, nagpaabot ng food package bilang tulong ang PCSO sa kabuuang 618 pamilyang nasunugan sa mga sumusunod na lugar. Barangay Kupang, Muntinlupa City, 229 families. Barangay 25, Dagupan, Tondo, Manila, 87 families. Barangay Tugatog, Malabon City, 176 families. At Barangay San Juan, Taytay, Rizal, 126 families. Nakasamang mamahagi ng tulong ng PCSO ang Office of Senator Bongo, Department of Social Welfare and Development, Department of Trade and Industry, Department of Health, Department of Agriculture, Philippine Amusement and Gaming Corporation, at National Housing Authority. Ito ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Duterte sa mga ahensya ng pamahalaan na kaagad magpaabot ng tulong sa mga nasusunugang komunidad. Balikan natin ang mga itinampok na balita ngayon hapon ito. GM Garma, pinagregalaan ni dating PNP Chief De Polsinas, may vlogging contest ang PCSO. At PCSO nakibahagi sa pagbubukas ng Malasakit Center sa Mountain Province habang ang PCSO ay nagpaabot din ng pagtulong sa higit 600 pamilyang nasunugan. Para sa kompletong detalye ng mga balita, bisitahin naman ang PCSO website www.pcso.gov.ph o kaya naman ay bumisita sa Facebook page ng PCSO Official Social Media. Hanggang sa susunod na Biyernes para sa mga bagong balita upol sa PCSO. March 1521, umusbong ang pananampalatayang Kristyanismo sa Pilipinas. October 1934, nalikha ang Philippine Charities Group State's Office. Mula noon hanggang sa kasalukuyan, isinabuhay ng ahensya ang makakristyanong kaugalian ng paglilingkod at pagmamalasakit. Ang PCSO ay kaisa sa pagdiriwang ng 500 taon ng ating pananampalataya. Alright, Dr. Hilda at mga kapanalig, muli maraming salamat sa pagsama ninyo sa amin dito sa ating PCSO sa Caritas in Action. Maraming naman tayong informasyon na naihatid at balitang nalaman mula sa ahensya. Diba, Dr. Hilda? Mm-mm. At makita-kita muli tayo sa susunod na Biyernes. At harinawa ay magtuloy-tuloy ang pagbaba ng COVID-19 cases dito sa NCR at pagiging sa ibang bahagi ng bansa. Para unti-unti na tayo makabalik sa normal nating mga buhay. At kapag may pagkakataon, ay magpabakuna na po kayo. Walang dapat na ikatakot sa mga bakuna available na sa ating bansa. Dumaan sila sa mga pagsusuri at evaluation ng mga eksperto. Ako nga eh, natapos na ako first and second dose. Kasi sa ngayon, habang meron na po bakuna doon sa inyong area, pagka tinawagan na po kayo ng LGU o yun ng barangay, kailangan i-grab na po ninyo yung opportunity. Huwag natin hintayin na baka matulad po tayo sa India. At least meron na tayong meron na pampadagdag ng immune natin para labanan itong COVID-19. Tama. Opo. Kaya naman mga kapanalig, ay talaga po napakahalaga na tayo din ay papakuna ng ating mga mahal sa buhay. Kasi ganun, kahit paano, mabawasan din yung ating pag-aalala dito sa epekto ng COVID-19.
COVID-19. Pero doktora, nabanggit mo ang India kanina, no? Patuloy din nating ipagdasal ang bansang India at ganoon na rin itong nagaganap na tensyon sa pagitan ng Israel at Hamas Group. Maraming buhay, doktora, mga kapanalig, ang nasasayang dahil sa mga kaganapang ito. Tayo rin po ay magdasal para nawa ay magkaroon ng pag-uusap, kaayusan sa mga claimant countries sa Spratly Island, particular na sa West Philippine Sea. Hindi gyera ang sagot sa tensyon, kundi bukas na dialogo buhat sa mga bansang may inaangking teritoryo sa kabila o kabilang na ang Pilipinas. So, doktora, magbigay daan muna tayo doon sa ating PCSO infomercial at magpapatuloy po tayo. Pinatitita po tayo yung 9 minutes para naman sa ating Caritas in Action. March 1521, umusbong ang pananampalatayang Kristyanismo sa Pilipinas. October 1934, nalikha ang Philippine Charities Group State's Office. Mula noon hanggang sa kasalukuyan, isinabuhay ng ahensya ang makakristyanong kaugalian ng paglilingkod at pagmamalasakit. Ang PCSO ay kaisa sa pagdiriwang ng 500 taon ng ating pananampalataya. Caritas in Action! Alright! At ikaw ba, Dr. Hilda, nakapagpa-second dose ka na ba, no? Yes, tapos ako sa second dose. Kaya lang, after ng second dose, kasi advice ng mga doktor, mas maganda yung medyo sa bahay ka lang, huwag ka muna lumabas o huwag ka pupunta sa mga mataong lugar, mga 14 days. Parang ganun lang para masiguro na kumbaga nabibuild na yung antibody sa katawan mo para hindi muna... Kasi iba, di ba, yung mga yung una na tinamaan ng first dose. I mean, yung iba nagpa-first dose. And then siguro sa lumabas siya hanggang sa nahawaan siya, kaya na-delay yung second dose. So ngayon, kung kapag ka nakapag-second dose na, magpahinga muna sa bahay, huwag muna maglalabas-labas ng 14 days. Sa Monday, 14 days ko na. Ah, okay. So at least kahit paano, medyo nakahinga-hinga ka na Doc, ano? Dahil nakadalawa ka na bakuna. Wala namang pangatlo, di ba? Talaga hanggang dalawa lang. Hanggang dalawa lang. Pero syempre, ingat pa rin. Kailangan mag-face mask, face shield, maghugas ng kamay, at social distancing. Sa media, wala pa, no? Wala pa sa media, eh. Pero yung ibang media, meron na. Meron na, doktora. Yung mga media na may, siguro media na senior citizen, media na may comorbidity, syempre, priority sila. Hindi, Doc. Yung mga media na tulad tidang media betis. Ay, birthday celebrant natin ngayon yan, ha? Oo. Huwag niyong padalan ng ano yan, ha? Ng matatamis na bagay. Ang palaya. Pwede. pwede. Ang palaya. So yung ngayon, doktora, health worker, senior citizen, at yung mga, yun nga, may diabetes, mga merong comorbidity. Mga may high blood. High blood, hypertension, sabi nila, basta raw iniinuman ng maintenance. Kasama yon, Doc. Yes, at sa lalo na po mga senior citizen, yung mga 70, 80, 85, kailangan, samahan na po ninyo kaagad para mabakunahan na. Huwag nyo hintayin na kapag may isang miyembro ay tamaan ng COVID-19. Siyempre, yung mga senior natin ay medyo delikado ang buhay nila. Pero hindi natin sinasabi na kapag napakunahan na kayo, yung nakitatamaan ng COVID-19, ha? Ibig sabihin, kapag po kayo napakunahan at sakali naman po kayo nahawaan, hindi ito mapupunta from moderate to severe to critical. Mm-hmm. Ang ito, from asymptomatic hanggang mild, naagapan ka agad. Hindi ito nagiging serious. Yes, opo. At kanina nga, galing din ako doon sa isa sa mga vaccination site ng aming lungsod, kasi yung aking parehas na magulang, schedule nila kanina. Medyo marami ng tao, gawa nga nung A1, A2, A3, Yeah. Awa ng Diyos, nakaraos na at ang susunod ay sa buwan ng Agosto. Agosto na. Kasi AstraZeneca. Oo, AstraZeneca. Available na Pfizer dito sa lungsod namin, pero mukhang doon sa nasabing lugar, wala pa. Iba-iba kasi yung vaccination site. So AstraZeneca yung kanilang napili. Okay? Basta po sakali naman, kasi hindi naman ako pumunta sa mga barangay,
mas maganda naka-face mask, double face. Oo. Tapos naka-face shield. Tapos siguraduhin niyo naka-social distancing ating mga senior citizen. At higit sa lahat, magbaon po kayo ng sariling ballpen kung sakali naman kailangan, eh, kung sure, kung nagpapapila pa sila ng form o meron pinapapirma, mas maganda magbaon po ng sariling ballpen. Doktora, meron lang akong iyahabol, ano, na kasi may natitira tayong 5 minuto. Update na lang natin, mabilisan lamang, ano, hindi rin naman matawagan. Pero yung iyong pinadalhan ng tulong, mukhang ito ay iyong pa-birthday, ha? Birthday mo, pero ikaw ang nagbigay ng tulong. Naalala mo si Sophia Maghuyop, yung nais umuwi ng kanyang probinsya sa pamamagitan ni Cardone Dennis Heron. Siya po ay naibigay na yung kanyang pamasahe through you, Dr. Hilda, at sa Caritas Manila. So makakauwi na. Ayaw daw niya ng ano, ayaw daw niya na magpa-admit o magpa-check up po sa ospital. Mas ginusto daw niya na umuwi ng probinsya at kasama yung kanyang mga anak. So sabi ko, bigay na natin kung ano yung gusto niya. So yung pamasahe na hinihingi niya sa atin, sa ating programa, ito naman po ay meron din po nag-sponsor at ako lang naman po ang tulay na nag-abot lang po sa ating programang Caritas in Action. Dahil po yan po ang ating ginagawa dito sa ating programa kung paano tayo magkatulong at mabigyan natin si Sophia ng isang ano, ng kumbaga masaya siya, di ba? Kasi syempre kahit sino mas gusto nila makakasama nila kanyang pamilya, lalo na kapag meron siyang nararamdaman na tingin po niya kung malala na ba kanyang sakit o basta habang kaya pa niya bumiyahe, gusto na niya umuwi. Amen. Opo. So uuwi na si Sophia Maghuyop. Ayan po ha. Nakalimutan ko lang kung saan probinsya si Sophia. Parang ano gawin kiss. Hindi, uuwi na, doktora. Malapit okay. Siyang umuwi. Ano? So alam ko Mindanao eh. Ano? Somewhere in Mindanao. So personal niyang tinanggap yung kanyang cheque o yung kanyang yung tulong sa tanggapan ng Caritas Manila. Makibalita tayo, doktora, pag nandun na mismo. Sa Gentan, taga-Gentan pala. Meron siyang baon ng mga gamot ha, para sigurado habang nasa biyahe siya. Kompleto siya sa gamot niya. Opo. So maraming salamat, doktora, sa tulong mo. Ano, at Cadine Delcero, ng ating programa ay meron tayong natulungang kapanali makakauwi na sa kanilang lalawigan. Okay? So, doktora, basa lang ha ng ilang mensahe. Nakikita mo ba yung mga mensahe po sa ating Facebook, doktora? Oo. Okay, unahin ko na si Bernadette Garcia, Hill Hour lang daw. O, Doc. Wait. Ikaw muna. Sige, Austin Wilson. Amen. Maraming salamat. Nora Doviran. At si Joanna Labay Hagupit. Mayan, maraming salamat po. Joey Arambulo Mariano. Armando Concepcion. Siyempre, sunti natin. Kilala mo ito. Virgie Ronolo Niegas. Ayan, magandang hapon daw po sa atin, Doc. Meron ka bang nababasa na? Naki-Virgin ka na. Si Luisita Martinez. Ako kay Cristeta Almasan Elardo, doktora o para lang po sa public entity lang po ba ang Malasakit Center? Paano naman po kami sa nasa private dialysis center, hindi po ba kami makakahingi ng assistant? Ay, hindi po kasi kanina, base doon sa aming panayang, ang Malasakit Center, ito po ay kapag po kayo, nandun po sa public hospital, nagpapagamot. Talagang for public lamang. Oo. Okay, ayan, sige. Aha, mabuti nalinaw mo yung katanungan ito ni Kapanalig. So, yung iba pa, Doc, lahat ng mga natakatutok sa atin ngayon, si Mirna Batan, ayan, humingi ng tulong. Sige po, makikipag-ugnayan ng Caritas Manila sa inyo. Veronica Felipe, Doc, baka may nababasa ka pa, hindi ko nakanggit. Dito kay Bernardita Bolpa. Hindi po sana ako ng tulong para po sa asawa ko. Hindi na po makakita dahil sa katarata niya po. Okay. Sige, ilalapit natin ano, kay Dr. Mario Reyes ito. Noted po, makikipag-ugnayan sa iyo ang Caritas Manila. Kapanali, Bernardita. Meron pa, Doc? At meron po, hingi po ako ng tulong sa anak ko na diagnosed na may breast cancer. Sa Ibaan, Batangas. Ang tanong ko kay Mirna, kung baganda diagnose po siya ng breast cancer,
Mm-hmm. Siya po ba ay sinabihan na kailangan na po ba magpa-opera? Kasi kung kailangan magpa-opera, kailangan po gawin po ninyo kaagad. At kung sakali naman po, pwede namin kayo matulungan na dito po sa public, sa government hospital, pwede ka namin tulungan dito po sa Quezon City. Kung sakali po, wala po kayo malapitan sa Batangas. Opo. So, Kapanalig Mirna, asahan po ninyo makikipag-ugnayan ng Caritas Manila at ang aming programa sa inyo. Wala na po tayong oras. Papaalam na po kami sa araw na ito. Happy weekend. Ako po ang inyong damay Kapanalig, Joel Garcia. Ako naman po si Dr. Hilda Ong. At kami po ay nag-iiwan ng mensahe. Sumayin nyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Caritas in Action. Abangan mula Lunes hanggang Biyernes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Magkatang Diyos na Diyos ng pag-ibig.